Isang testigo raw nakabilang sa mga nasabugan sa hollow bombing ang nagbigay testimonya tungkol sa isang nakabackpack na babae bago ang pagsabog. Pinag-aralan po yan ng mga otoridad pati na ang ipang bagong nakalap nilang ebidensya. Mula sa Sulun, nakatutok live at exclusive si Emil Sumang. Emil. Vicky, may hawak na raw na testigo ang NBI at ang binuong Special Investigation Task Group na inaasahang makapagbibigay linaw sa kambal na pagsabog na naganap sa Jolo Cathedral. Isang panibagong lead ang nabuo ng NBI at ng Special Investigation Task Group matapos nilang ma-recover kahapon ang mga hibla ng buhok, bahagi ng spinal column o buto sa likuran, at ang pinaniniwala ang parte ng cranial nerves o yung bahagi ng bumbuna ng tao. Ang mga ito, posible daw na nagmula sa iisang tao. Magkakatabing na-recover ang mga parte ng katawan sa pwesto ng choir na nasa mas mataas na bahagi ng pwesto ng mga nagsisimba. Iniimbestiga ng NBI kung ito ang umano'y suicide bomber. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, kinukuna na ng statement ng NBI ang isang testigong kabilang sa mga nasabugan. Sa inisyal na kwento niya, 8:10 ng umaga, pumasok daw siya sa simbahan at napansin ang isang tila hindi raw mapakaling babaeng nakabackpack sa may center aisle. Ilang sandali pa, sumabog na raw ang una at kalawang bomba. Hindi na raw nakita ng testigo ang nakabackpack na babae pagkatapos ng mga pagsabog. The intelligence received before should complement what we are doing now. Kailangan namin yon to reconstruct para malaman ng EOD natin kung ano, gaano kalaki at ano yung ginamit dyan. Kanina, nag-walkthrough at nagsagawa na ng post-blast investigation ang NBI Western Mindanao Regional Office at Counter-Terrorism Division na nakabase sa NBI Headquarters sa Maynila. As you see it, itong altar side, konti ang damage. But from left to right or right to left, medyo ang devastation dito. Tingnan nyo naman. So, it show a telltale sign kung ano nangyari dyan. Tiwala ang NBI na kahit marami nang nakapasok sa blast site, marireconstruct pa rin nila ito at makakakuha pa rin sila ng mga ebidensya. Checkin dyan yung authorship ng bomb, kung sino gumawa yan, etc. Irerelate yan ng bomb data center natin kung meron similar bomb of this magnitude or effect. Kaninang umaga naman sa Barangay Langhog sa Patikulo, Sulu, mga putok ng mortar ang umalingaungaw. Bahagi yan ng operasyon ng militar para matugis sa mga miyembro umano ng Abu Sayyaf na namataan sa lugar. Nagkaroon din ng armed encounter ang dalawang grupo. Few meters from that encounter site, nakita rin yung kanilang temporary arbor site. Kaya lang, dahil nga sa taktika ng kalaban, na kung sa tingin nila dehado sila, tumatakbo sila eh. Hindi tiyak kung may napatay sa panig ng kalaban na agad daw nagtakbuhan. Muli ring inikutan ng National Bureau of Investigation ang mga establishmentong may CCTV camera para i-review ang mga kuha at magpasok ng panibagong approach sa kanilang investigasyon. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.